Ika-14 ng Abril, Martes, sa Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nanatili sa labas ng libingan si Maria na tumatangis. Habang tumatangis siya, yumukod siyang nakatanaw sa libingan. At may nakita siyang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo. Nasa may ulunan ang isa at ang ikalawa na may nasa may paanan ng kinalagakan ng bangkay ni Jesus. Sinabi sa kanya ng mga iyon, "Ale, bakit ka tumatangis?" Sinabi niya sa kanila, "May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya inilagak." Pagkasabi niya ng mga ito, tumalikod siya at nakita niya si Jesus na nakatayo. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ale, bakit ka tumatangis? Sinong hinahanap mo?" Sa pag-aakala niyang iyon ang hardinero, sinabi niya sa kanya, "Ginoo, kung kayo ang nagdala sa kanya, sabihin niyo sa akin kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko siya." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Pagkaharap niya ay winika niya sa kanya sa Aramaiko, "Rabuni," nang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo na akong pigilin sapagkat hindi pa ako nakaaakyat sa aking ama. Puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin sa kanila, paakyat ako sa ama ko at ama niyo, sa Diyos ko at Diyos niyo." Pumunta si Maria Magdalena na nagbalita sa mga alagad, "Nakita ko ang Panginoon at ito ang sinabi niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sinong hinahanap mo? Hindi nga agad na unawaan ni Maria Magdalena ang kahulugan ng libingang walang laman. Kaya siya'y nagpatuloy sa kanyang hangaring magluksa para kay Jesus. Nagpakita sa kanya ang dalawang anghel, subalit nagpatuloy pa rin siya sa layuning makita ang inaakalang patay na katawan ni Jesus. Pagkadakay, si Jesus na mismo ang kanyang nakita, subalit napagkamala naman niya siyang hardinero. "Sinong hinahanap mo?" Ito ang tanong ni Jesus kay Maria Magdalena. Sa tugon ni Maria Magdalena ay hindi na lamang ang hangarin niyang magluksa ang madarama kundi ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Ito ang pagmamahal na handang umako sa responsibilidad. "Ginoo, kung kayo ang nagdala sa kanya, sabihin niyo sa akin kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko siya." Dahil sa ganitong pagmamahal ni Maria Magdalena, tinawag siya ni Jesus sa kanyang pangalan at tinawag naman ni Maria Magdalena si Jesus bilang kanyang guro. Patunay ito na nakita na ni Maria Magdalena ang kanyang hinahanap, ang Panginoong Jesus sa isang bagong ugnayan. Ang pagkakita ni Maria Magdalena sa Panginoong muling nabuhay ay isang paglalakbay patungo sa mas malalim na pagkakita niya sa kanya sa pamamagitan ng pagmamahal na handang umako sa responsibilidad. Pagsasagawa, hinahanap mo ba talaga ang Panginoong Hesukristo? Ano-ano ang mga nakahahadlang sa iyo upang patuloy mong hanapin ang Diyos? Nakahanda ka bang makita siya sa isang bagong ugnayang may kalakip na pag-ako sa responsibilidad sa kapwa?